Welcome back mga kabi. For today's video, mag-update lang tayo sa mga kalapate natin dahil lumabas na nga yung dalawang kulay or yung kulay ng dalawa natin na kalapate. So Merry Christmas pala sa inyo at Happy Holiday. So sa mga walang Christmas, Happy Holiday, at sa mga meron mong Christmas, Happy Holiday at Merry Christmas sa inyo. So yun nga, update lang tayo sa mga young bird natin. So papakita ko rin sa inyo yung hindi ko pala napakita nung nakaraang video natin at na-skip natin. So balik tayo dito sa una natin na young bird. Ito. So medyo puti rin yung tuka niya at batik siya. So manang-mana sa nanay niya. Ayan. So karaniwan naman na nagkakaroon ng batik yung tuka ng kalapate natin kapag batik yung kalapate natin. Na nagkakaroon ng puti-puti yung tuka nila, hindi yung purong itim at hindi rin purong puti. So katulad nito, ito makikita nyo, checkered nga sila o black checkered. Purong itim yung tuka nila. So ito rin kahit na batik, itim din yung tuka nila. Ay tuka niya. Ayan. So ito. So may batik ata yung tuka nito pero yung kulay nito, ito yung hindi ko napakita nung nakaraang video natin. Ayan. So hindi pa sure kung checkered na white plight o blue bar. So tingin ko, ano to, magche-checkered to o dirty blue bar siguro na batik o yung white flight. Ayan, so makikita nyo naman siguro sa balahibo. Pero yung tatay niya, ito kasi yung kulay. So kaya malamang baka mag-itim pa yun at maging checkered pa. Pero ito kasi, yung, ito yung nanay niya. So yung tatay na ito, lahi nga ng mga dirty blue bar. Tapos nagiging kumikinis lang o yung nagiging malinis nga yung blue bar, yung pagka-blue bar, ayan. So ito yung tatay niyan. So si Jefferson. So si Jefferson naman, hindi pa natin alam kung kailan nga matutuloy yung race nito, yung final lap. Pero sabi nga nung club natin, baka daw matuloy yun kapag sasabay daw sa kabilang club. So marami kasing club dito pero meron ditong club na nagpapalaro nga kahit na illegal. So tuloy-tuloy yung race namin dito sa isang club. Pero kami hindi kami nagre-race. Kahit na naka-member kami dun sa club na yun, hindi kami sumasali sa race kasi nga medyo malayo din yung loading station saka mahirap na magkaroon tayo ng record kapag nakahulihan. Kaya tayo waiting pa rin tayo. So kamusta pala kayo mga kabi kung meron na bang race sa inyo at good luck sa inyo sa mga may race na nga dyan na nanonood sa video natin. Good luck sa inyo at sana halo rin kayo. So yung sa mga wala pa naman na race, hintay lang tayo na maging legal lang yung race natin. Ayan. So mahirap kasi kapag nagkaroon kayo ng record sa police, sa NBI o sa police clearance. Ayan. So hindi kayo makakapagtrabaho kapag nagka-record kayo sa police. So bali ang kulay pala nito mga kahabi nung una, dirty blue bar din, pero ngayon mapapansin nyo talaga medyo makinis na yung pagka blue bar niya. So hindi na mapansin yung pagka dirty blue bar niya. Ayan, so makikita nyo naman dito, makinis lang kasi itong kalapati natin pero may pagka dirty blue bar pa rin yan. Ito nga yung naging anak nila. So papakita ko sa inyo, medyo lumabas na nga yung kulay. Patanggalin muna natin, ayan. So ayan o, mukhang dirty blue bar. So ganito yung kulay dati ni Jefferson. So yung kapatid ni Jefferson, ganito rin yung mga naging kulay. Tapos yung isa naman na kapatid, ayan nga yung magkapatid, ayan. Mapapansin nyo nga sa kanila, parehas nga nabatik yung tuka nila. So normal lang naman yan kapag abatik yung kalapati nyo. Pero ito nga yung blue bar natin, ito yung dirty blue bar natin na young bird. Mapapansin nyo nga na wala siyang puti. Ayan, so talaga ang dirty blue bar lang pero may puti nga siya sa tuka. Tapos yung magulang nila puro itim nga yung tuka, mapapansin niyo naman ito. So itim pa rin yung tuka niya kahit nabatik. So siguro nasa ano nga to, nasa linyada o sa bloodline nila na talagang meron sila na batik yung tuka sa mga lahi nga nila. Ayan. So parehas na batik. Pero yung pagkabatik nga, sabi ko nga sa inyo, normal lang yan pag mabatik yung kulay ng kalapati. Ayan, katulad nito, batik nga. So ito pala mga kabi, yung tatlo natin na yung bird natin na to, pwede nga natin to na i-out. So gaya nga sabi ko sa mga nakaraang video natin, ang benta nga natin sa mga young bird, sa mga ganito, yung mga papalipad na o yung pwede ng batcher rin, 4 points at 5 points nga ang benta natin sa lahat ng young bird kahit na yung medyo lumilipad na. Pero tayo kasi hindi tayo magbebenta kapag na-batcher na natin. At ito, pwede natin na to na ipareserve nga doon sa mga gusto talaga na makakuha ng linyada na ito ni Jefferson. So si Jefferson nga yung top 20 natin ngayon sa grand pooling. Tapos multiple pooling winner, tag team champion, tag team winner, side bet winner. So alas lahat nakakuha na nito. At sa derby na lang natin to. So sa final lap natin, may chance pa tayo na mag-overall sa old bird category. Tapos ito na may nanay nila, so family of champion to sa bot na nanay at tatay niya, family of champion nga. So magkaiba yung pinanggalingan ng magulang nito, pero parehas nga na naging champion na at multiple champion yung pinanggalingan ng magulang nito sa nanay at sa tatay. So sa nanay niya, galing to dito sa pinsa namin na talaga multiple champion. Tapos yung tatay naman, import namin sa kabanatuan na lahi din ng champion. So puro champion yung kalapati nun. Kaya ito, ito nga ang kalapati natin na to. Ito yung maliging anak nila, talagang line of champion. Kasi ito si Jefferson, na sabi ko na nga sa inyo achievement niya. Tapos yung tatay nito, 6 overall champion. Kaya talagang family of winner itong kalapati natin. Dahil ito rin yung nanay nila, nanalo din to sa pooling. So dalawang club pa yung napalalunan nito sa pooling. So minsan lang tayo nagpooling, nanalo tayo agad sa dalawang club. At okay naman, nakaparte tayo kahit papano. So yun yung kailangan kapag mabilis yung ibon nyo saka maganda yung linyada ng ibon nyo. So sana kung hindi man makakuha to ng gustong kumuha ng mga kalapati natin at mga kaabil, bumuga sana sa atin at mabatcher natin. Ayan. So tayo naman hindi tayo nagbreed para ibenta. Talagang kung sakali lang na mayroong makakatipo ng mga kalapati natin, pwede natin na i-out sa kanila. Ayan. So maganda na may linyada na ito mga kalapati natin. Wala naman tayong panapo na kalapati. So ito hindi natin to ina-out kasi nga ilalaban natin yung anak nito. Ayan, yung young bird natin na ito, ilalaban natin. Kaya sana mabatcher natin. So first time ko pa lang kasi to na maglalaro ng anak nila. So bali yung
Ito palang hen natin. Ito yung nanay ni Balaleng. So si Balaleng, yung batik natin, nakakulay na ito. So sa mga matagal na sa YouTube channel ko, kilala ngayon si Balaleng, ganito yung kulay nun. Sorsogon finisher. Tapos, Sudipen finisher din yun, bali 4 laps ata or 5 laps yun na naka-finisher yun. Bali north yun, Sudipen. So pan-race lang yun. Finisher nga, kahit na super smash yun, marami nawala nga, naibon dun. Nakauwi nga si Balaleng. So halos ganito yung kulay. Ito yung nanay. So bali, may linyada kasi ito ng Morris Gordon saka ito parehas. So pareha sila na Morris Gordon. Ito 75%, ito 50% na Morris Gordon. Kaya maganda talaga yung linyada nito. So halos lahat naman ng linyada ng kalapati natin dito talagang bumubuga at saka dumudulo. So kahit nasan kayo pumunta, kahit na anong linyada dito ang ma-avail nyo kung sakali sa mga gusto na kumuha sa atin, talagang dudulog-dudulog. Hindi naman tayo masasabi na talagang subok line lang yung kalapati natin. Talagang nasubukan naman na yung mga kalapati natin na to. So ito. So after 1 week siguro, mapipisa na rin to, o 5 days. So titingnan natin, kasi nga napisa na yung choco, yung itlog ng choco. So yung isang itlog ng choco, isa lang yung napisa, tapos yung isang hindi napisa. So bali isa lang yung inakay natin doon. So bali pang first day nga ngayon ng anak nila, pero medyo malaki na dahil dalawa nga yung nagsusubo, saka talagang healthy yung dalawa natin yun. So papakita ko rin sa inyo para makita nyo rin yung young bird nga natin doon. Pero sayang, kasi nga isa lang yung napisa. So dalawa yun, dalawang may similar yung itlog noon, kaso nabugok nga isa. So tiningnan ko, at isang reason diyan talagang naiiputan kasi nila yung itlog. So baka na impact or kulang sa disinfect nga yung itlog na yun. Kasi nga alam nyo naman, kapag kalabasan ng ipot, talagang may chance nga na mamatay yung similya o yung inakay natin doon sa loob ng itlog. Kaya iniiwasan din natin na madumi yung itlog ng kalapati natin. Kahit papano, nalilinis natin. So yun yung problema doon sa isa natin na breeder na yun. Talagang naiipotan nila yung itlog nila. So ito yung subok line natin, yung choco natin na to, ayan. So bali bigay sa atin ng bayaw natin to, ito. Bayaw ko, ayan, bigay sa akin to. Sa ngayon, pinaris ko rito. So bali kapatid to ni Jefferson, so anak din ng 6 overall champion. So kamukha-kamukha na ito yung tatay niya. Talagang pati sa mata, sa kulay, kamukha-kamukha niya yung tatay niya. Tapos ito rin yung kalapati natin, 2 times pulling winner din to sa derby na. So kaya magaling tong kalapati natin na to kasi halos lahat nga ng kapatid niya at saka ng kalinyada niya, multiple pulling winner. Talagang nananalo sa pulling pa lang, panalo ka na. Pag nakarating pa ng derby, talagang nananalo din. Kumbaga, pang short distance o pang long distance, talagang nananalo sila sa pooling o may speed sila, so hindi sila nawawala sa pooling. Ayan. So ito, isa lang yung napisa, tapos isang itlog nila, bali fake egg na lang to, ito tatanggalin ko na rin. Ayan. So ayan, sana lumaki nga at mabatcher natin. So kaya naman pala dito sa lahi nito, kung magmamana dito sa blue bar natin, madali nga itong batcherin, hindi katulad nung ibang kalapate na talagang pumipitik kahit na maganda yung linyada, pumipitik agad. So ito, mga magaganda nga yung homing instinct nito. Ang problema lang dito mga kaabi, kapag ka namamaris nga, talagang nawawala na, o yung naglalaya sila kapag ka namamaris. So ito yung kaya naman dito, madaling batcherin, kaso ang problema lang natin yun nga, naglalaya sila kapag ka namamaris na. Pero yun pa rin, mainam pa rin dahil madaling ang batcherin. So madali lang naman solusyonan kasi kapag yung kalapate nyo naglalayas dahil namamaris. So lalagyan nyo lang ng kaparis yan, pwede na. O kahit na yung motivation lang na gagawin natin, pwede natin ma-motivate yung kalapate natin para hindi maglayas. So hanggang dito na lang yung video natin, at sa susunod na lang ulit tayo mag-update. So Merry Christmas sa inyo at Happy New Year na rin. Happy flying at Happy Holiday. God bless.